ibabrown brown muna natin. Ayan, mga palangga, gawa tayo ng longganesa. So yung nakuha kong ground pork is ano man, parang wala masyadong taba. Ayan, dapat basta hindi siya masyadong mataba siya. So siguro parang baka hindi to malambot. Pero wala kasing ano dito eh. Mostly talaga sila dito hindi nagtitinda na may taba eh. Kaya yun na lang, ito na lang gamitin natin. Ano to? Ayan. Tapos ang ating ingredients ay ito yung ating ingredients, black pepper, cornstarch, paprika, salt, sugar, garlic, at saka lagyan ko din siya ng konting turmeric at saka yung aswete. So yan eh. Iwan ko ilan at basta paghaluin lang natin dito yung lahat ng ingredients na yan. Yun nga, siguro sprinkle, hindi ako nag-measure eh, basta inaano ko na lang na parang okay na, yung tansya-tansya na lang. So yun, halo na natin. Ayan, yung aswete natin, dapat kasi powder, kasi dun sa nakita ko, powder yung ginamit niya, pero wala akong powder. Kaya ito na lang ginamit ko, binabad ko na lang sa tubig. So yan. Ayan, ano lang natin itong black paper. Tansyahin ko na lang din yung kung gaano kadami. Ayan, siguro okay na yan. Tsaka itong garlic. Itong brown sugar. Siguro 6 na tablespoon ang lalagay ko. 2, 3, 4, 5, 6. Gusto ko kasi yung matamis-tamis. Ayan o, oh, sweet longganisa. Tsaka, tansyahin ko na lang din. Siguro ganyan kadami. Kasi lagyan ko pa siya ng toyo eh, or soy sauce. And then paprika. Siguro isang tablespoon. One more. Yan, isang tablespoon na paprika. Ano pa ba? Yan, 2 tablespoon na cornstarch. Yun nga, itatry ko ito. Na ito ang gamitin. So, siguro 2 teaspoon. 2 tablespoon. 2 tablespoon. Yan. Cornstarch ito. Cornstarch. At saka, naglalagay ako ng konting turmeric. Kunti lang. Yung ganyan lang. Siguro 2 tablespoon ng toyo. 2 tablespoon of soy sauce. Ayan. Ayan, napaghalo na natin lahat. At babaluti, isi-shape na natin. Ayan, dito ko lang siya ipo-form kasi wala akong ano eh. Ano ba yan? Pangpa, yung ginagamit talaga na ano. Na wala ng social-social. Kung ano na yung maisipan mo o mag-grab mo, yun na lang siguro. Kaya wala tayong ano. Wala tayong yung ano talaga as eh. So dito na lang natin ipo-form. Tingnan ko kung mag-work ba nito. Wala, madikit man siya. Ang hirap pala i-ano, ang hirap pala i-form ito. Wala kasi akong plastic eh, wala din akong ano, yung ginagamit ba na pang ganito yata. Kasi may nakita din ako sa nag-search ako. Yung plastic yung ginawa niya eh. Tapos ganyan lang niya. Tapos, ang tawag niya, binalot yung plastic. Eh, wala ako. Kaya ganito na lang ginagawa ako. Parang ang liit. Ang liit ng aking. Hindi ko alam anong klaseng plastic yung ginamit nila.
O, ayan po. Ayan, na-form na siya. Ayan, na-form na. Ganyan na siguro kaliliit para maluto din siya kaagad, no? Ayan. Uy, longganisa na siya. So, ang ginagawa ko, dito na lang siguro natin ilagay. Naghugas ako ng kamay, ha? Yun. So, dito ko na lang siya ilagay para i-freezer siya. Hindi ko lang siya masyadong, yan. Hindi ko siya masyadong pagtabihin para madali lang siyang, ano yan, pag pinipreser mo na siya. So, yan. One more. Yan. Wala nang social-social ito. Kung ano na lang maisip natin. Liit naman ito. Oh, ang hirap pala nito. Ano hin? I-form. Ayan, na-form ulit natin. Tapos lagay ulit natin dito. Ayan, malapit na tayo matapos. Ayan, kunti na lang. Kahanap din ako ng technique paano anuhin. Ayan. Ayan po yung nagawa natin. Ayan, tapos i-freeze ko na lang yan sila. Ayan, yung na-proceed na si ano na yan. So yan, na-proceed na siya. So, pwede na siyang i-ano. Ayan, yan. Para hindi na siya dikit-dikit. Ayan. So, bukan na natin lutuin. Ayan na siya. Nalagyan ko na siya kanina ng tubig. Natuloy na. Saka, nalagyan ko siya ng konting mantika. Ayan, para mag-brown na siya. Patay na natin. Masarap siya. Sana ano, malambot siya. Kasi nga. Ayan. Ayan, Danisa. Tikman na natin kung anong lasa. Sana masarap. Ayan. Tingnan natin kung soft ba talaga siya. Natin. Okay naman yung lasa niya. Hindi siya matigas. Malambot siya. Hindi siya kaanong malambot kasi nga ground pork na nabili ko. Mas maraming meat kaysa fat dapat. So, hindi kaanong medyo matigas-tigas pa rin siya. Hindi talaga as in soft kasi nga yung meat o yung ground pork na nabili ko is hindi siya wala siyang maraming fat. So, yun. Pero dahil homemade lang naman to, tayo lang kakain. So, okay lang. Ang lasa, nagustuhan din naman ng anak ko yung bonso. Ayan. Ayan, magsa-shoutout tayo uli. Shoutout sa mga igsuon ni Sis Maria Soyla Llanos, si Ate Laida, Diha Saliti, kay Ate Vicky sa Prosperidad Agusan del Sur, at Ate Gloria na nasa Muntinlupa City. Ingat kayo dyan, mga sista, sabi ng inyong kapatid na si Sis Soyla Llanos. At shout out din kay Jusel Luna. Maraming salamat sa panunood. Kahit hindi dumpster dubbing ang binablog ko, andyan pa rin kayo, nakasuporta. Maraming salamat sa panunood, mga palangga. Ay okay kayo dyan, kung saan mang dako ng mundo, mag-ingat kayo palagi dahil ngayon yata ay hindi pa rin humuhupa yung virus na yan. Kaya tumataas yata din. Parang tumataas pa rin yung bilang ng mga na-affected. So, huwag pong kalimutan, palagi po tayo magdasal araw-araw. Yun nga, mga palangga, mag-ingat tayo palagi dahil dito din sa amin
halos close na rin lahat. Hindi pa naman kami naka-lockdown, hindi pa yata naka-lockdown, pero mostly na-close na talaga lahat yung mga businesses dito. So, ingat-ingat po tayo dyan sa inyo, dyan sa Pilipinas, ingat-ingat, at sa kahit sa iba't buong mundo, ingat po tayo. Maraming pong salamat. Thank you for watching.